Hi everyone! Welcome back to my channel, Cheryl Cosim po. Before anything else, gusto ko muna pong magpasalamat sa lahat ng nagpaabot po ng mensahe dito po sa ating YouTube channel at maging sa aking FB page. Marami pong salamat. Very overwhelming po yung mga inyong mga mensahe. I'm doing a lot better now at wala na po akong attack ng urticaria. Kung naalala nyo, I have posted and shared my story after having my first dose of AstraZeneca vaccine. At umabot nga po ito sa punto na I had to bring myself to the hospital para po mas makontrol yung urticaria attack ko. That was the most severe attack I've ever had since nagkaroon po ako ng urticaria. But again, now I'm doing better. At doon po sa mga mensahe nyo, binabasa ko po siya isa-isa. At kung kakayanin nga lamang po ay lahat makapag-reply, pasensya na po doon sa mga hindi ko na-replyan. Pero sa pagbabasa ko po ng inyong mga mensahe, marami rin po pala ang katulad ko. Hindi ako nag-iisa. Marami sa atin ang inaatake ng urticaria, marami ang inaatake ng hives. At marami rin po ang nagtatanong kung ano ba itong urticaria at paano ito makokontrol. So I decided to interview my dermatologist, Dr. Claudia Samonte. At after po nito, ay mapapanood nyo para mas magkaroon po kayo ng kaalaman ukol po sa urticaria. And I hope this episode helps you. So para mas magkaroon tayo ng sabay-sabay na enough information about urticaria, well, inimbitahan ko po ang aking dermatologist ang nagbabantay sa akin tuwing umaatake ang aking urticaria. Walang iba kundi si Dr. Claudia Samonte. Thank you for joining us, Dr. Samonte. Hi, good evening, Cheryl. Ako ang yes, doctor ni Cheryl kahit madaling araw. Oo. Alam nyo mga kapatid, ito pong urticaria, eh, minsan hindi mo alam kung kailan siya talaga aatake or kailan siya magpipik. So pag nagpapanik ako, buti na lang si Doc gising pa at nasasagot ako. Pero Doc, ito nga, para magkaroon din ng enough na information, yung may mga katulad ko na inaatake ng urticaria or sabi nga nila, tinatawag din itong hives. Ano? Basic tayo, basic information on urticaria. What is urticaria, Dr. Samonte? Okay, in Tagalog for most of the layman, no, although wala yan siya sa libro, ang tawag nila tagulabay. So, as you mentioned, hives. So, yun yung parang mapupulang patsi-patsi o pantal-pantal, but it comes in different sizes. So, hindi siya palaging dapat masyadong malapad. Yung iba, nagsistart out lang siya ng maliliit na pula-pula na nakaumbok. So, indurated. Ibig sabihin nun, medyo mainit siya sa pakiramdam pag hinawakan mo. Parang lalo na kung buong katawan mo ang meron yan. Ang feeling mo para kang may fever. So, urticaria basically is an allergic reaction. But if you look at the book, no, yung dermatology book na inaral namin talaga, there are a vast reason. So, napakadaming rason kung bakit nagkakaroon ng urticaria ang isang tao. So, hindi ito namimili ng mahirap, mayaman, taga-Pilipinas, taga-ibang bansa. So, maraming home causes ang urticaria and ang pinaka-common nito is yung mga taong nagkakaroon ng mga reaction sa mga gamot na iniinom. So, yung mga merong penicillin sensitivity or NSAIDs, no? Yung pag sinabi natin NSAIDs, yung mga iniinom nating tableta in a certain family na nagkukos ng, labawa, pag kailangan natin gamutin yung pain. Merong masakit sa katawan, masakit ang ngipin, ganyan. So, it can also be attributed to change in weather condition. Yung sobrang init, sobrang lamig. So, may seasonal variation siya na nakaka-cause din dun sa pagti-trigger nito or kahit sa mga simpleng bagay na kinakain. So, it can be influenced by the environment. Pwede rin yung mga bagay-bagay na kinakain or ini-ingest. So, urticaria in itself is a big kind of diagnosis. Malaking pangalan yan sa diagnosis ng dermatology. Kaya nga napapansin mo, Cheryl, ang common problem is bakit pabalik-balik? Yes, oo. Ako, parang, minsan 2 days, 3 days, or naligo lang ako pagkatapos ko meron na akong patche. Hindi nyo lang napapansin mga kapatid, may atake po ako ngayon ng urticaria. Pero
dito sa part na to meron ako, kaya lang natakpan ko lang ng aking concealer. Pero I don't know kung makakapagbenta ko para makita nyo. Ayan, mga kapatid, meron ako isa dyan. I have here, oo, tinakpan ko din yan ng concealer, pero teka, tatalikod ako doon kung makikita. Yan. Ayan. Tingnan po. Yung principal Hanggang niya. paa ni Cheryl, meron yan. Oo. Hanggang sa ankle ko, nagkaroon ako. May time, mga kapatid, ay yung last na atake ko, before this, ay marami ako sa mukha. Meron ako dito, meron ako dito ang dalawa, meron ako dito. Tapos napapansin ko, Dok, pag ginaatake ako, magsisimula siya sa maliit. Tapos maya-maya, kunwari dalawang maliit dito, tapos maya-maya, Nagdidikit. dumidikit, Uwalis. nagiging isang buo. Oo, nagiging ganon, ano? At saka minsan flat lang siya na mapula, na mainit. Yes. Tapos later on makikita mo, lalo na pag kinamot mo. So pagka nangangati na siya, syempre hindi naman niya nape-prevent. Minsan it's part of urticaria, may itchiness. That's why we give you Yes. antihistamines, di ba? Antihistamine. Because nagkakaroon talaga siya ng reaction. So ang ginagawa natin is from the flatness nagiging maumbok. So that's Yes. a very typical character of urticaria. And then sites of predilection usually na sa mga flexural area, yung mga area na laging pinakawisan. Yeah. So alam na ni Cheryl. I think mamamaster na to ni Cheryl after the point of urticaria patients na 'di ba pinapatch test, and I'm sure you've been to the best doctors in town. Hindi ko masasabi kay Cheryl na hindi naman niya ginagamot yung sarili niya. Pinipilit niya talagang mawala ito. But I'm sure all the doctors explained to you, Yeah. especially yung mga naggawa ng mga patch testing sa'yo, na this is also influenced by stress and then, of Yes. course, pollution in the air, di ba, na nai-inhale natin, yung mga bagay na ginagamit sa katawan. So all of these things are all factors that can cause urticaria. So simple lang naman ang sakit na urticaria. And we should only emphasize two things. Meron tayong tinatawag, Cheryl, na acute. Yung isang beses ka lang nagkaroon, then biglang nawala. And then meron tayong tinatawag, which is, I think, doon ka na nakaklasify, yung chronic urticaria. And the people who belong to the chronic type of urticaria really has to have parang an investigation. Meaning, kailangan wino-work up na yan. Hindi na siya parang isang tabi na parang, ay, okay lang yan. It will just go and it will pass. Wino-work up na yung blood, di ba? Meron mga blood workups. And then, you do the patch testing so that you can avoid different things in the market or in the grocery para hindi mag-trigger. And I'm sure, isa sa'yo yung stress dahil, syempre, you're a Stress. very busy person and immune system. Bago ako nagpa-vaccine, pinag-aralan ko muna ano yung mga dapat kong i-expect, lalo na I know I have allergies and I have hypertension. So kailangan aralin natin and kailangan alam natin yung posibleng epekto maging side effect ng vaccine para pag lumabas, we know how to handle it. So, yung nangyari sa akin, although hindi ko in-expect na aatakin ako ng urticaria, but it did happen and it became severe. So, yun ang ginawa natin, Doc. You advise me to Actually, ang maganda continue. sa iyo, Cheryl, and I think the public should know about this, no? And your viewers in YouTube, which I appreciate kasi this is our opportunity also to educate our patients, eh. 'Di ba? Parang hindi naman kami rin magkaroon ng opportunity mag-inform sa mga tao, especially kami mga dermatologists, no? Na lalo na mga tao ngayon nasa bahay lang, hindi naman sila nakakapunta sa clinic. Si Cheryl ho, nagpa-clear siya talaga because she knew that she had urticaria. And I know for a fact that she's also being treated by the best doctors in Quezon City or in this national capital region. Lahat ng doktor na kakilala niya ay nakatutok din sa kanya. Pero she made it a point na nagtanong. Sabi niya, Doc, kahit po ba may urticaria ako from the beginning, pwede ako magpabakuna. And di ba ang sinabi naman natin, go ahead. Go Yes. ahead. What is important is your doctors who are handling you or who knows your situation are knowledgeable that you're going to have the vaccine already. So, nung May 22, I think she had her vaccination. So, when she informed me 2 to 3 days after the vaccination na meron na nangyaring ganito sa balat at saka namaga yung kanyang labi, I said,
I'm pretty sure it's related also to the vaccine. So ngayon, kahit papano, alam ni Cheryl na kung kailan dapat pumunta sa emergency room or kung kailan lang dapat isang tabi or kung kailan dapat talagang gamutin. And looking at it, Cheryl, hindi pa tapos yung laban natin. Kailangan natin itong mapagaling. At least mga in 3 to 5 days dapat mag-subside talaga siya. So, you can get your second vaccine. Yes, kasi I'm you glad. Will have it. No, okay. Kailan ba? Mga 27 days after? Hindi, Doc. Ang second ko is August. Mid-August, yung second dose ko because AstraZeneca po yung itinurok sa aking vaccine. Yun ang inabutan kong vaccine, hindi po ako namili. Kung ano yung inabutan kong vaccine, yun na po yun. Yun na yung And I reassured Cheryl, sabi ko nga sa kanya, it's not the brand of the vaccine anymore. What we're talking about is, you know, any kind of vaccine can also cause the same effect. In fact, ako, I had my Sinovac because I am a frontliner also, like a doctor kasi kami. So, yun din lang po ang available for us, although they asked us to choose nga kung between Sinovac and Astra. So, because I have also an existing penicillin allergy, so may drug allergy ako, and yun nga, true enough, I showed her my photos. It looks mild, but the itchiness was like between 1 to 10, nasa 9 to 10 siya. In fact, it woke me up in the middle of the night. I was scratching, pero walang lesion, walang urticaria. Yeah, pero wala. The following day, and I think 48, that's 2 to 3 days after, dun lang lumabas yung, parang maculopapular rash. So, pag sinabi namin, Cheryl, maculopapular, para siyang tigdas, ganun. Pero huwag lang tayong matakot. I-handle natin to, inform natin yung vaccination center, and then they will refer you to, you know, yung connected na mga doctors sa kanila, or pwede kayong mag-teleconsult agad-agad sa inyong mga doktor. So, huwag tayong matakot, kaya sinishare ni Cheryl yung experience. Opo. And Doc, balikan ko yung urticaria. Paano ang treatment sa urticaria, Doc? Okay. Pagka may urticaria, I think ang pinaka number one natin talagang dapat matuntun is malaman natin anong nagkukos ng urticaria mo. Kahit na sabi mong 1,000 mahigit o 3,000 things that can be the possible cause, kailangan kausapin natin maigi yung pasyente. So Cheryl, kailangan tulungan mo rin yung doktor mo. Matuntun natin ano yung nagkukos. Kasi kung hindi mo hihinto yung primary cause kung ba't ka nilalabasan ng urticaria, hindi natin mapapagaling. So sometimes may underlying infection. So minsan pinapa-urinalysis natin sila. Yung pala may UTI yung pasyente. Kaya paulit-ulit. So until you get that oral medication for the UTI, hindi ka gagaling. So kahit na mag-antihistamine tayo dyan, kahit magbigay tayo ng ibang remedy, hindi siya gagaling. So, kailangan nating i-investigate, lalo na for chronic urticaria. Ngayon, I'm sure nag-patch test ka na rin sa isang dalubhasang doktor. Binigyan ka na ng report on what other things you should avoid. So, tingin ko yun yung mga dapat nating iwasan, yung mga nandoon sa nag-positive ka sa patch test. So, if the patch test has 80 reagents that can be bought in the grocery, for example, sa shampoo mo, sa makeup, sa pabango, kulay ng buhok. Sa pagkukulay ng nambang buhok is number one. So yung may mga nagpuputi-puti ang buhok, napakahirap nila talagang gamutin. Kasi ayaw nila ihinto yung pagkukulay because just they like me. I can't stop dyeing my hair. Doc, I dye my hair every 2 weeks because ang puting buhok ko, mga kapatid, ay siguro 99% na po. Ang hirap ng pagalingin. Kasi I'm sure kahit saan ka umikot na doktor, yun ang sasabihin. But I will tell you, I also have 99% of patients who have had this form of urticaria. In fact, palala ng palala yan. So kung napapansin mo dati ganito lang, tapos sumunod ganun. Kasi every time there's the inciting factor, yung nagmumultiply yung reaction ng body. Yeah. Because nag-erupt na yung mga mast cells mo, yung mga cells that is related to allergy like histamine. So, don't expect na yung reaction ng urticaria na lalesen, lalong dumadami o nagiging mas malala. So, every time you dye your hair, it becomes more severe. You know what happens to the 99% patients that has urticaria? Yung nangitim na yung patches nila. They have like black patches all over the face kasi nga they've never stopped dyeing. So,
Because the hair dyes, when you take a bath, it goes out to the body, diba? It touches every part of your body, especially your nape. So it's really behind your neck. So nakadikit lagi yung buhok. Unlike dito, medyo malayo pa, diba? But here, when you sweat, kasama na yun. So I think if I said that the dyes are one of the parang significant factors that's possibly causing your urticaria, then maybe you have to listen. And then I'm sure marami pang ibang doctor na nag-educate na sa iyo na the dyes are really, you know. So maybe you can shift to try nating mag-organic. Organic dye. Tingnan natin. Yung iba kasi, Cheryl, unfortunately, I have to tell you, even if they shift to these other kinds of dyes, they still get the reaction. So, but I would tell you that 99% of patients who became allergic to the dyes, once they believed and stopped, talagang nag-reverse yung skin nila to the normal. So I'm saying these chemicals and these things na sinasabi nila, even a hypoallergenic yung dye, is really considered to be one of the possible causes. So kailangan natin talaga silang i-eliminate. Eh tapos sasamahan mo pa ng stress. Huwag kayo mas-stress, mga kapatid. Dahil bahagi po yan ng atake. Kasi pag stress ka, mababa ang immune system mo. Pag mababa ang immune system mo, lahat ng klase ng allergy pwedeng pumasok sa katawan ng tao. So kahit na dati sabihin ng pasyente, Doc, parang 30 years ko nang ginagamit yung dye na to. Kaya patients like 60, 70, 80 years old, and we really argue in the clinic. Because they tell me, hindi ka pa pinapanganak, nagda-dye na ako, iha. Eh, but nagkataon, ako yung dermatologist nila, di ba? So, but I really convinced them, sir, tignan nyo, nalalagas na yung buhok nyo, nagkaroon na ng mga patches yung scalp nyo. So, I usually document them, Cheryl, so that when the patients really come back, every so often, we remind them. And usually, when they stop, they get better. So, actually, tatanong mo ko, Doc, anong gamot? Ang gamot ng urticaria or any form of allergy is just remove the possible cause. So would you believe yung ibang urticaria natin or ibang forms of allergy apart from urticaria, yung may mga implant, halimbawa nabalian ng buto, tapos naglagay ng titanium or some form of metal or, you know, accessory in the skin, minsan allergic sila doon and they don't know. So usually sa doktor, in history rin namin, meron ka bang implant, whether sa ipin or sa katawan, then we discover meron pala silang nickel dermatitis, and the titanium implant, sometimes they have some form of nickel or a component in that titanium that causes the allergic reaction on the patient. So ang cause, ang magiging resulta ng treatment, tatanggalin mo yun. Yeah, so we require them to remove it. Tumayo tayo sa mga triggers po natin, yes, para hindi na umatake. And katulad ng sinabi ni Dr. Samonte, sa simula siguro, hindi natin pinapansin kasi malilit lang siya. Pero habang tumatagal pala, na yun na nga rin ang napapansin ko na parang mas marami ngayon yung dumadami na yung areas na nagkakaroon. Siguro, Doc, last words, paalala again or advice sa mga inaatake po ng urticaria or hives. Okay. Common din yung mga alikabok, no, sa bahay. So kailangan lagi tayong malinis sa environment natin, sa katawan. But of course, sometimes it's really unavoidable. Yung pinaka-environment natin dapat laging malinis, no? So siguro dito na rin natin ipapasok yung advocacy natin na we have to help our country, you know, and the world to yung sa environment natin, dapat lagi tayong mag-contribute na mabuti, na hindi tayo nagpo-pollute. Kasi minsan tayo rin na nagkakos ng sarili nating allergies eh. Kasi we pollute our environment. And then of course, yung i-detect din natin excessive sun exposure, hindi naman pwedeng wala tayong sun because you need vitamin D. So siguro a little of everything in moderation. So pati yung mga scents, Cheryl, yung sinasabi natin sa mga pasyenteng huwag magsispray directly on the skin. So avoid dun kasi kahit na yung inhalation ng scent sometimes can trigger it. So ang pinaka siguro message natin sa ating mga manonood is to be aware of what you have. You have to tell everything to your doctor, sabihin yung magandang history. Kasi kailangan magtulungan. With urticaria, it's so difficult to diagnose and to treat. Kasi kailangan natin malaman pareho eh, between the doctor, hindi man pwedeng hulaan lang ng doctor, di ba?
And yun na nga, yung pasyente kailangan laging cooperative. Kasi pag matigas yung ulo ng pasyente, hindi gagaling talaga, especially with cases of urticaria. Dr. Samonte, thank you so much for joining us. At huwag po kayong makapapagod. Marami pa tayong episodes na gagawin, ha? Dami, ha? So, dami pa, ha? Anything for you, Cheryl, basta makakatulong sa pag-inform sa mga tao. Kasi ito, mga kapatid, gusto po namin, at least man lang dito po sa ating YouTube channel, ano, ako, I'm very blessed and thankful and grateful na sa mahigit 20 taon ko po dito sa industriya ay napakarami ng doktor na nakilala ko. And hindi po lahat ay katulad ko na anytime I can call them. Anumang sakit yan, may kilala akong doktor. But at least maging tool po ito, maging venue po itong ating YouTube channel na mailapit ko po sa inyo ang iba't ibang eksperto at magkaroon po kayo ng sapat na kaalaman sa iba't ibang sakit. Sana po ay marami kayong natutunan dito sa ating episode with Dr. Claudia Samonte. Patuloy ko po kayong bibigyan ng update sa aking urticaria journey. At katulad po ng sinabi ni Dr. Samonte, kailangan kong kumonsulta sa isang allergologist para maiwasan yung pag-atake muli ng urticaria ko pag kinuha ko na yung second dose. Actually, kumonsulta na po ako sa isang allergologist at may mga test na po siya. Ayan yung kanyang prescription. May mga test na po siyang kailangang ipagawa sa akin. And also, may kailangan ay uminom ako ng probiotics. So I started taking Nutra Healthy Gut na probiotics. Ang sinasabi po niya ay itong dose, high dose ng probiotics, good bacteria, will help increase my good IgG antibodies to balance the overactive or hypersensitive immune or allergic response. So, on the next episode, papakita ko po sa inyo yan, pati yung test na kailangan kong gawin and kung paano po nakatulong sa atake ko ng urticaria ang pag-take ng high dose ng good bacteria. Please stay safe, mga kapatid, and katulad po ng sinabi ko sa nakalipas na episode, hindi po dahilan ng pag-atake, na grabing pag-atake ng urticaria ko ay hindi na po ako magpapa-vaccine against COVID-19. Ang magandang balita po dito ay maaari akong magpa-vaccine ulit. Yun nga lamang po ay iba ng brand. Again, thank you so much and don't forget to click that notification bell para lagi po kayong updated sa aming mga episodes dito po sa ating YouTube channel. Stay safe everyone. God bless.